Good afternoon! Nandito na naman po kami para mag-vlog number... Well, at dahil parami na po ang ating mga subscribers, ay gusto po namin magpasalamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik po ng aming channel. Opo, kaya bago tayo magsimula, yun po, taus-puso po na nagpapasalamat kami, especially din sa mga viewers. So huwag niyo po makalimutan, i-like niyo po to, i-subscribe niyo po, at importante, kung gusto niyo makareceive ng mga update namin, ng mga bagong video, hit the bell na bell notification. Okay? So anong topic po natin ngayon, Mahal? Tungkol ito sa aming panibagong miyembro ng aming family. Family! So, nakita niyo naman po doon sa initial ng video ito is meron kami ngayong wini-welcome. Siya ay naging part ng pamilya. At sino ba ito? Mahal? Ito ay si Kiyomi! Bagong member ng family, si Kiyomi. Anong lahi niya? Okay, she is pure Shih Tzu po siya. Ayan. So, binigay po siya sa amin last Sunday ng relatives po namin. So, girl po siya. Ayan, meron siyang pirin. May fem-fem. Ayan. Ayan, 1 month and 2 weeks old pa lang po siya. So, going almost 2 months na rin siya. Okay, 2 months na po siya. So, ito po, napakaliit po niya, as in para po siyang maliit na puting. Nung unang tingin po namin sa kanya, napakaliit po talaga. Then, tahimik nung umpisa dahil nangingilala pa lang po. Then, kinabukasan, inintroduce na po namin siya sa mga bagong kuya niya, tsaka kay Pampam. Yun po yung nakita niyo kanina, yung mga tatlong malalaki. So, tsaka just to give you an idea, siguro, wala naman po kami masyadong knowledge. Hindi ko alam kung ano pong level siya. Kasi di ba may tinatawag po yung teacup. Yung maliit lang, yung nakikita nyo sa viral video. So, kahit sa YouTube. Siya parang second level. Eh, may tinatawag daw na teacup, princess. So, the way we see it, princess level yung kanyang laki. So, maliit po talaga siya na ang kulit-kulit. Opo, maliit po siya compared po dun sa dalawang aso namin kanina na nakita nyo sa video. Kasi po yung ganitong size po nung dalawang aso namin is for 3 weeks lang or 2 weeks pa lang po sila. Pero siya po kasi 1 month and 2 weeks old pa lang siya. Ayan. Kaya napakaliit po. Nakakatakot po siyang buhati na huli. Opo, tsaka ang inyong ano, maglakad-lakad dito sa bahay. Nakala mo. Alam mo, daga. Parang siyang daga or hamster. Kasi nung una po, hindi po siya ano, naglalakad. Daga-hop lang po siya. Ganun po yung ginagawa niya. Kaya natatawa kami dahil kala namin hamster. Oh. Kasi sobrang liit. Tapos hindi mo po siya makikita dahil sumisiksik po siya sa kung saan-saang sulo. Yun po ang hilig po niya. Hindi po siya mapanatili sa isang place. Basta kung saan niya po feel matulog sa ilalim ng sofa, andudun po siya. So, ayan po si Kiyomi. Siya yung bago naming membro ng family namin.
And talagang, lalo na po ang misis ko, mahilig sa aso yan, kaya malaga. Daig pa ang mga anak ko, yung mga aso, kompleto sa bakuna. Isipin ba yun? Kahit ito rin po, yung first month niya, binigyan na kagad siya ng vaccine. Kaya just to give you an idea, if you are really planning to have a pet, talagang, you know, may big responsibility po yan. Kaya ito po yung naging ano namin, bagong aso si Kiyomi. At for sure, yung nagbigay sa amin, pagkakatiwalaan po kami na maging responsible. Kasi nga, nakita nila yung tatlo namin, ang lalaki na. So, kaya napaka-importante po. Kaya if you decided na gusto nyo magkaroon ng aso, yung anak ninyo, magandang ano rin po yan, therapy rin sa mga anak kasi na nagkakaroon sila ng sense of responsibility. At ang hilig po man, maaga! Ayan ang naghahagat po siya. Nakahagat! Pero ito po, malakas po siyang kumain. Ang pinapakain ko po sa kanya ay dog food, tsaka po bear bread muna. Oh. Kasi one month po pa lang yun nga, gusto na pong ipa-adapt ng mga owner yung mga puppies po nila. So, ako naman po, parang naisip ko na parang ng bata pa para ipa-adapt kasi mostly po 6 weeks po ang alam ko dyan or 3 months, parang ganun. Para po naka-dede na po sila sa mami nila. Kaya lang po, napansin ko, may ngipin na po pala siya. Ayan, matalas. So, very deceiving. Oh. Kasi yung pala, going 2 months na. Going 2 months na. Kasi kala mo talaga, popping-poppy pa na sobrang baby. Yung pala, may mga ngipin na. Kaya siguro medyo iwas na rin yung mami nito na magpa-dede. Kasi nangangagat na po siya talaga. So, yun po. Kaya talaga pong napaka-importante, lalo na alagaan sila. Kasi lalo na kami, naka-encounter kami noon na may mga aso kami nagkasakit and talagang hindi po biro, nakakaawa. Ano mo yun, may mga pakiramdam po din sila. So, kaya yan, si Kiyomi, masyado malikot. Ay, maarte pa po. Ilig sa aircon. Ayan, may aircon. Diyos ko. Sa aircon. Nilapag mo dito sa sala, ayaw matulog. Ah, pinasok sa loob ng koron, tumba. Wala pang 10 segundo. Pero yan po, talagang kaya ng dalawa kong anak, sayang-saya sila. May bagong kalaro na naman sila. Tapos pati yung mga aso namin, mamaya papakita namin, naglalaro din sila at talagang nako-curious yung tatlong aso. Lalo na yung isa naming asong kakulay niya, feeling anak niya to. Kasi nga, kakulay. Kapareho po. Pati kapareho yung mga batik-batik niya, yung kanyang ano, patches. So, yun. So, again, thank you po talaga na ayan po si Kiyomi as part of our family na po. And we're hoping na magkaanak ulit siya. And yes, pag nagkaanak yan, willing din po kami if you want to adopt, makakatulong po kayo. Kaya very important. Advocate po yan ang asawa ko kasi talagang dog lover po ito. I hope na nag-enjoy po kayo sa aming video. Yes. Ayan, medyo inaantok na po ang aming baby. So, yun po. Maraming salamat. At again, huwag kakalimutan. Eat, vlog, sleep, repeat. Oh, bye lang, Kiyomi! Bye! Tutulad na ako! Bye! Bye! Thank you!